pagkatapos nga pong matalo ang Miami Heat sa kanilang laro ngayong araw na ito kontra sa Milwaukee Bucks, ay tatawag na nga sila ngayon ng bagong rest back. Yan nga ang ating unang pagkukwentuhan ngayon. Nasasabayan ko na rin ang balitang nagsalita na nga po si Klay Thompson sa kanyang kalagayan, at ang balitang nagpaparamdam na at syempre nagsisimula na si Luka Doncic kay LeBron James. Kaya tara, halina't simulan natin yan. Napakasakit nga po ang naranasang pagkatalo ng Miami Heat sa kanilang laban ngayong araw kontra sa ating defending champions na Milwaukee Bucks, gayong natambakan na nga sana nila ito sa unang mga quarter ng kanilang laban. Sa katunayan, panalo na nga daw sana dito kung hindi lamang sila na-outscored ng Bucks sa fourth quarter ng 21-6, at kung hindi lamang nga po pumasok ang game-winning shot ni Jrue Holiday. Kaya sa pagkakatalo nga po ng Miami Heat ay naputol na rin naman nga po ang kanilang 4-game winning streak na hindi magandang balita para sa kanila. Pero hindi rin naman nga po ito nakakabahala dahil sinigurado nga po ng kanilang team na mas lalo pang lalakas ang kanilang kasalukuyang lineup once na makabalik na nga po ang kanilang rest back na si Victor Oladipo, na inaasahan ang maglalaro sa susunod na linggo. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Ayon nga po sa inilabas na balita, magbabalik na nga daw ito kahit anumang araw sa kanilang gaganaping 7 magkakasunod na home games. Kaya magkakaroon nga sila ngayon ng isang superstar na re-rest back sa kanila upang makakuha silang muli ng bagong winning streak ngayong season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang balita na pag-uusapan sa istoryang nagsalita na nga si Klay Thompson sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kung inyo nga pong matatandaan, hindi nga siya nakapaglaro sa huling dalawang laban ng Golden State Warriors na ikinatalo ng kanilang koponan. At ito nga ay dahil sa pagkakaroon niya ng karamdaman ng mga nagdaang araw. Pero nilinaw na rin naman nga po nito sa mismong media na maganda na ang kanyang kalusugan ngayon. Kaya handang-handa na nga daw siyang bumalik at maglarong muli sa Golden State Warriors sa kanilang susunod na laban kontra naman sa Dallas Mavericks. Kailangan na rin naman nga daw pong magseryoso at manalo ngayon ang kanilang koponan, lalo pat kalahating games na lamang nga po ang kanilang lamang sa Memphis Grizzlies. Sobrang nag-i-struggle na rin naman nga po ngayon ang ilan sa kanilang mahalagang player kagaya ni Stephen Curry at Andrew Wiggins. Kaya sa pagbabalik nga po ni Klay Thompson ay magkakaroon na rin naman nga po sila ng isang player na makakapagambag ng malaki sa kanilang mga susunod na laban. Dumiretso naman tayo sa ating huling pag-uusapan ngayon sa balitang nagpapahiwatig na nga po si Luka Doncic kay LeBron James. Matapos nga po ang naging bakbakan ng Dallas Mavericks noong nakaraang araw kontra sa Los Angeles Lakers, ay inamin na rin naman nga po ni Luka Doncic na na-enjoy niya ang paglalaro kalaban ng isang LeBron James. Hindi na naman nga po nito naitanggi na hinahangaan niya ang talento at lakas ng pangangatawan ni LeBron pagdating sa basketball. At simula rin naman nga po ng naging pahayag na ito ni Luka Doncic ay paunti-unti na rin naman nga po ang kumakalat ngayon ang balita nga nire-recruit o pinaparamdaman niya na nga po si LeBron James. Sa mga hindi nga po dyan nakakalam, kasunod nga po ng mga pagkatalo ng Lakers ay marami na nga po ang naniniwala na lilipat na siya ng ibang team na makakakuha siya syempre ng kampiyonato. At isa na nga po sa mga koponan na makakapagbigay sa kanya nito ay ang Dallas Mavericks na nangangailangan ngayon ng isang bagong superstar na ipapang tandem nila kay Luka Doncic. Narito rin naman nga daw po ang dating coach ng Lakers na si Jason Kidd na may kakayahang i-recruit ang isang LeBron James. Yun nga mga idol ang ating pangalawang pinag-usapan ngayong araw na ito dito sa akin channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel. Shoutout muna nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan, ng mga taga Batangas, sa lahat ng mga taga Sambuanga del Norte, at syempre sa lahat ng Solid J-Zone TV na mga taga Cavite. Syempre mga idol, bisitahin nyo na at i-follow ang ating Facebook page. J-Zone TV,